bala ko pa daw bumalik dito sa Taiwan. Kung magkaya ate, kung magpunta sa Taiwan, pwede mo mag-part-time habang nagtatrabaho sa factory worker. Hi guys! Welcome back sa ating channel. And ako si Jay from Jay Ocampo Vlogs. This is a Q&A and shout-out video. Sorry kung medyo natagalan tong ating Q&A video. Pero yan, mag-shoutout na tayo at the same time Q&A. Yung di masya-shoutout, mag-comment na lang kayo sa baba para next time, ma-shoutout kayo and don't forget to subscribe. So, start na tayo kay Batang G. Madam, any idea sa sahod dyan? Malinis na ba? Dun sa mga hiring dito sa ATI o KYEC, yung hiring dito, kapag OT-OT kami, or for 4 days a month, yung aming overtime, which is 12 hours. And everyday naman guys, meron kaming automatic na 2 hours overtime, pumapatak ng 30,000 NT patas yung sahod namin. So, depende kung engineer ka or operator, magkaiba kasi yung rate. Nikki Panuela, saan daw po ang dorm ng kapatid ko? Shoutout kay Nikki Panuela, sa greenhouse si Diane, kung yun nagkakamali. Wendy Analige, hello, thank you so much for always watching. Milaika Francisco, hello. Chris Young, as lang, ilang years po bago yung magiging sa'yo yung bahay? So, nagtatanong siya about dun sa bahay na nakuha namin mag-asawa. Pinakamababata ay 7 years, pwede mo hulugan to 30 years. Depende yun sa gusto mo, or pwede mo rin siyang i-cash. Pwede mo siyang bilhin para mapapunta na sa'yo agad yung bahay. Milaika Francisco, hi ate, kung magpunta sa Taiwan, pwede mo mag-part-time habang nagtatrabaho sa factory worker? Hindi po, hindi ko ma-advise na pwede mag-part-time kasi pwede kayong mahuli ng pulis and pwede kayong mapauwi ng Pilipinas kasi bawal yun kasi yung kontrata nyo is dun lang sa company na yun. Meron dito naman ng pa-part-time kaya lang takas lang yun guys. Kumbaga, minsan kasi walang overtime so hindi naman natin ma-judge na nagpa-part-time sila. Pero hindi ko ma-advise kasi mamaya hindi ka ganun kaingat so mahuli ka pa, diba? Sayang naman. Ray Marie, hello! Sabi niya, anong company daw ang pwedeng mag-asawa? Halos lahat pwedeng mag-asawa as long as makapasa kayo sa exam and interview ng sabay. Or magkasunod, ganun. Yung iba dito, sumusunod na lang yung asawa. Unlucky nilang hindi nakasunod yung asawa ko kasi hindi siya nakakapasa, ganun. Jeffrey Videos, meron siyang YouTube channel po, paki-subscribe. George Strogan, hello! Mary Joy Inaldo, hello sis! Anyen Che, na-excite to siya sa pag-alis kahit hindi pa siya nakapunta dito. Good luck! Eric Espinida, hello! Bon Jobert Hisler, hello! Bon Laika Garcia D. Guzman, hi! Angel Luis Aguilo Aragon, Jay Ocampo, meron bang company na hindi pinapayagan ang workers na mag-stay out? Yes, meron pong maraming company na hindi pwede ang stay out or may curfew sila. So, depende yun sa company na mapupuntahan nyo. Sa KYEC, pwede mag-stay out. Pero ngayon, mas mahigpit sila kasi dahil sa COVID. Kuya Eric Vlog, pa-subscribe si Kuya Eric. And Yanali Vlogs, yung kapatid ko. Sir Michael Manaay from Riyadh. Tropang Riyadh, shout out. Mada, in sino pa? Gemma Manlungat, hello. Kung may savings daw kami monthly. Hindi lahat ng company may savings monthly. Amor Vlogs Reality, sabi niya. Kung nakakaalis daw ba ng warts? Yung fair skin, yes. Ay, fair skin. Skin magical. Hindi pa siya bumabalik. Pero yung may natira akong isa dito, hindi pa siya nawawala. So, natanggal talaga yung iba kong warts sa leeg. Ismael Baira. Hello, Laika Garcia de Guzman. Yan, from KYEC. Kaya lang, hindi pa sila makaalis kasi nga dahil sa pandemic, hindi pa kumukuha yung KYEC na galing sa Pilipinas kasi natatakot sila na magkaroon ng alam nyo na, yung virus. Kaya ngayon, puro local hiring or yung mga nandito lang sa Taiwan na mga Pilipino na magtatapos na yung kontrata or layoff, yun yung ini-encourage na mag-apply dito sa KYEC. Pero yung mga naiwan sa Pilipinas, don't lose hope naman kasi malay mo, di ba? Pagka okay-okay na, kayo naman yung isunod. Like, siya na naman. Chuchay, chuchu, love trip. Thank you. Sino pa ba? Janeline Entero. Hello. Shout out po.
Jaika Diary, hi! Hi sa mami mo. Kamukha ko daw yung nanay niya. Samuel Pablo Aguas, te, paano mag-apply sa Taiwan? Ano ang kailangan? Requirements? Meron na po akong ibang requirements. Initial requirements, kasi yun halos online lang ang application, is of course, you need yung universal ID and then passport and PSA birth certificate. Yun yung initial requirements. And kailangan mo makapasa sa mga tawag dito, screening. Pero, meron akong mga vlog noon, so ikalkalin mo lang yung mga vlog ko. Mary Jane Kabau Kabuatan. San pong agency ko is, ang agency ko is IQAS Manpower Agency. Maria Christine Taguba, ask ko lang po, Q&A series at Jay, kung ano sakaling line, pa na alam mo ba ang company? Kung ano daw, ano daw. kung sakaling ma-line up ka na, sabihin sa'yo yun ng agency kung saan ka mala-line up. Yung food allowance naman namin is salary deduction. Accommodation is may bayad din. Salary deduction ang accommodation and food namin dito walang libre. Discount meron. Discounted yung pagkain namin. And yung sa dorm is 1,500 NT pataas. So sa kami, 2,500 NT yung monthly namin dito sa dorm. Monthly siya automatically binabawas. Dito sa ano, sa sahod namin. Tapos, ang daming tanong ni Christina to Tacuba. Kung pwede, kung bala ko pa daw bumalik dito sa Taiwan, kung magkakababy na ako at ipagkakalab sa amin ni God, baka hindi na ako mag-abroad kasi ayokong iwanan yung baby ko. Pero, siguro makakahanap din naman ako ng work sa Pilipinas kapag umuwi na ako kasi nakapag-aral naman ako. Sisipagan ko na lang maghanap basta kasama ko lang yung baby ko tsaka yung asawa ko. Kasi ngayon, malakas pa yung loob ko kasi wala pa akong anak. Kaya saludo ko sa mga nag-a-abroad kahit may baby na kasi alam ko sobrang hirap nun. Kung ayaw ko na daw bang mag-extend? Actually guys, inopera naman ako ng extension for another 3 years kasi okay naman yung performance ko. Kaya lang nag-no ako kasi nga napag-usapan namin mag-asawa na uuwi na ako. Although may doubt kasi nga syempre ngayon ang hirap ng buhay sa atin. Paano na kapag naubos yung ipon, walang trabaho, ganyan-ganyan. So, kailangan ko lang talagang panindigan at saka kailangan ko lang ng ipagkatiwala ko na lang sa taas lahat. Yun yung ginawa ko. May dumaan. Tapos sabi niya, sayang daw yung opportunity. Sayang talaga kasi ang dami nag-a-apply. Pero, yun na nga, it's about your choices naman sa buhay. Next. Mary Joy, sana nasagot ko yung mga questions man. Good luck sa mga nag-a-apply pa Taiwan. Pasensya na kung putol yung ano ko kasi wala akong stand na camera. Dito lang ako sa labas. Yan. Hindi ko nagagaluhin kasi ang hirap ilagay. So, kasi may natutulog sa room. Pero dito na lang ako nag-Q&A kasi ang tagal ko na hindi nag-Q&A. Eric Espineda, hello. Ano sabi niya kanina? Kapag ba opera sa katawan, gaya ng may stainless, hindi na kung pwede para mag-Taiwan. Pwede pa. As long as kaya mo magbuhat ng mabigat, kaya mo mag-work, ganun. At maipasa mo yung medical, pwede pa po. Pero Joy Distaho, Ma'am Joy, ask ko lang po kung anong agency nyo. IQAS Manpower, yung aking agency. Miss Awen, sabi niya. Ayuwen, sabi niya. Ang baba lang pala ng sahod, ang daming kaltas. Kapag wala ka talagang overtime dito sa Taiwan, katulad na sinabi ko sa inyo, mababa lang talaga yung sahod, parang 20,000 sa peso pataas. Meron ka magagastos ka pa, dami mo pang babayaran. So, swertihan lang talaga kung magandang company mapupuntahan mo at kung may overtime. Kaya, huwag niyong isipin na kapag nasa abroad, malaki na agad yung kinikita. Kasi yung iba kayo nakakaipon kasi magaling mag-ipon. Hindi dahil malaki yung sahod namin. Ate, magkano ang postiso dyan? Maidea ka ba? Mahal ang postiso dito, guys. Katulad ng friend ko, dalawang ipin lang, 10,000 NT, that's 17,000 sa peso. So, kung magpapapostiso ka sa Pilipinas na lang, kasi sobrang mahal ng postiso dito, kahit dalawang ipin lang or isa, minimum ata nila is 10,000. Depende na lang kung makahanap ka ng murang dentist para makapagpostiso ka. Jess Vlog, hello! Sino pa ba? Glow Esteban, ano po yung gamit na pang kulay? Ano yung ginamit na pang kulay? Lacy ba yung tawag doon? Lace siya na bubble coloring, ano, turba.
Tapos parang mint green yung kinulay ng, or ash green yung kinulay ng kapatid ko sa akin. And ito na siya guys, hindi pa siya nagpipaint. Kulay brown siya sa buhok ko kasi yung buhok ko may kulay na dati. So siguro kung yung buhok may black na black, mas green siya. Pero gusto ko siya kasi malambot sa buhok. Girl Graspe, ayan, nanalo siya sa promo ng Fastcon, yung nagpa-giveaway ako ng unlimited internet code for a month that's worth of 600 NP. Nakakasend ko lang sa kanila, kanya-kanina nung pin. Pamil Joy Piramide. Piramide, hello! Agency iQuest Manpower Agency, Ms. J, Sandaw sa Kaosyo. Jessa Sebastian, Sandaw yung sa Kaosyo yung kinaina namin. Kinaina namin is sa Nancy Kaosyo kasi bago lang siya, so wala pa siya sa Google Maps, hindi ko siya mahanap. So kung nasa Nancy na kayo, sabihin nyo lang Korea Barbecue Restaurant kasi bago siya. Yung isa kasi is Korea, K-O-R-I-Y-A. Yung isa naman is K-O-R-E-A. Doon kayo sa as in Korea talaga, as in K-E-O-R-E-A. Yun yung pinaina namin. Ergian Matulin, okay po ba ang pustiso at may braces? Yes, pwede po mag-apply ang may pustiso at may naka-brace. Paki-subscribe guys, BBJ The Explorer, hello. Lourdes Connell, hello. Bago doon yung channel ko, bago malaman ng agency ko, ayun na nga. Yun na nga po. Ang iQuest Manpower, and kung nag-aaral ka pa, mag-aaral ka muna ng mabuti para mas maraming job opportunities na pwede mong applyan dito. Jessa Trinidad from City College of Lucena. Hello! Ano ko siya, alumni. Good luck! Mag-apply din daw siya. Aileen Espino, hi! How about from Dubai? Pwede ko mag-apply sa Taiwan ngayon or sa dito sa amin is local hiring lang. Galing muna dito sa Taiwan. Wala pa pong galing sa labas ng Taiwan. Ergian Matulin, hello! Tita Josie Pare, hello! Shout out din kay Rolly, yung bagong sa KYEC, ang sipag niya magtinda. Hi, Rolly. Nagpapa-shoutout siya, guys. Joey Rigidin. Sorry kung doon nakatingin sa inyo kasi nakatingin ako sa monitor. Joanne Porton. Ate, pag-pustiso ko ba cover pa din ng card? Sad to say, hindi po cover ng card ang pustiso. Ano lang, pasta, bunot, and linis. Yun lang. Yung health card namin dito sa Taiwan. Yun lang guys, thank you so much. Aileen Prof. Flores, thank you so much for watching this vlog. And don't forget to subscribe. Kung may mga questions pa kayo, i-comment yun lang sa baba para masunod ko sa susunod na video. Bye! Peace!